Pinoy. Calibration Master. Pinoy. Calibration Master. Calibration Master. Pinoy. 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 Calibration Master. Tingnan natin ang diagram. Tingnan natin ang diagram. Ang diagram dito ay saan nakalagay yun? Ito. Current out heart. Ayun, ay A. May nakalagay na A. May nakalagay na A doon. Ang nakalagay na terminal ay 26. Positive, 27, negative. Sa negative, tayo magtatanggal ng wire. Nasa ng 26. Ito, nasa ilalim yung nasa ilalim yung number, yan, 26, 27. Tanggalin natin ay 27. Tagyan natin na connecting wire. Kailangan maingat lang, baka may mag-short, hindi pwede. Tapos kabit na natin. Ay. Kabit natin yung negative doon sa connecting wire. Tapos yung positive dito sa wire na tinanggal natin. Yun yung sa 27 yan ah. Yan. Meron na tayong reading na 4 milliampere. 4 milliampere na tayo sa output natin. Tapos dito tayo, pindutin natin to. Ang pagpindot pala nito, itong ina to, enter to. Tapos sabay yung positive negative simultaneously. Escape yan, ibig sabihin back. Kung babaguhin naman natin yung ano, taas baba lang. Taas baba. O pwede rin itong panlipat ng menu. Pasok tayo. Yan, nasa group select tayo. Hanapin muna natin ang 20 milliampere kasi ang 0% niya, ang 4 milliampere niya ay 0. Nakita na natin dito sa reading. 4 milliampere yung ating tester. Naka 0 naman siya dito sa ating indicator. Ngayon hanapin naman natin ang 20 milliampere para malaman natin ang 100%, para malaman natin kung anong isa-simulate natin. Hanapin natin ang current output 1. Pasok tayo dyan. Tapos enter natin, volume flow. Ayan yung port 20, enter lang ulit natin. Ayan yung value ng 20 milliampere. 12,000 liter per hour. Ibig sabihin, iyan yung 100% natin, iyan yung ating 20 milliampere. Tapos balik na balik tayo. Hanapin na natin ang simulate system. Yan, baba lang tayo. At taas lang tayo, positive.
Ayan ang sign bullet system, pasok lang tayo dyan. Isa pa. Pasok tayo, ayan. Tapos, kapag hindi pa yan, fail safe mode dyan, isa pang enter. Ayan, simulate measurement, iyan yung babaguhin natin. Ngayon, hindi natin mababago yan kasi meron niyang code. Ang code niyan, kung ano yung model niya, yun yung code niya. Ang model nito ay ProMag 50. Sige, pasok tayo dyan, babaguhin natin. Ito pambago ang positive negative. Ayan yung code niya, hinihingi niya yung code. ProMag 50, ibig sabihin 0050 yon. Zero lang natin. Enter ulit. Zero. Tapos dito na yung 50 sa dulo. Enter. Tapos zero ulit. Yan. Enable na yung ating measurand. Tapos simulate measurand na natin. Pag magbiblink na yan, nagbiblink, ibig sabihin kaya mababago na natin. Gagawin natin sa volume flow. Doon, iyon ang ating isa-simulate. Pasok lang tayo dyan. Sa volume flow. Ayan, ayan na yung simulate natin. Kung 0 to 12,000 liter per hour, edi gawin natin 6,000 liter per hour. Iyon ang kanyang 12 milliampere. Edi baguhin natin. Gawin natin 12,000. Naka-positive siya. Baguhin natin to. Gawin natin 1. Enter lang natin. Tapos ito gawin natin 2. Ayan na yung 12,000 niya. Enter lang ulit. Enter lang ulit. Yan, enter. 12,000 liter per hour. Ibig sabihin, yun yung ano niya, 100%, yun yung 20 milliampere niya. Tingnan natin sa tester natin kung 20 milliampere. Kasi 12,000 yung 100% niya. Ayan. Ayan yung reading niya. Umaakit pa siya. Ayan na, sakto na 20 milliampere. May 20.005 milliampere. Ito yung percentage niya, 100%. Ibig sabihin, malapit lang yung reading niya doon sa kanyang indicator value. Gawin naman nating 6,000 para 12 milliampere dito ang ating target. Gawin nating enter lang ulit natin at bumalik. Sorry. Enter lang ulit natin yan, volume flow. Gawin nating 0 na dito. Yan, 6,000 liter per hour na. Enter lang natin. Dapat 12 milliampere na. 50%. Ayan ang reading natin, na target natin ay 12 milliampere. Ang reading dito ay 12.004. Ngayon, hanggang dyan lang muna tayo. Hindi na natin muna gagawin yung iba. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung simulation measurand, yung simulation mode. Kasi pag hindi natin tinanggal yung simulation mode, naka-simulate yan, kahit tumatakbo yan naka-simulate, magkakaproblema sila sa process. Kailangan tatanggalin natin. Ayon. Tanggalin muna natin to. Ipak lang natin. Yan, naka-simulate system. Pasok tayo dyan. Volume flow. Pasok tayo dyan. Naka-simulate. Measurand. Mali. Simulate system.
Pasok tayo dyan. Hindi yan. Ayan, naka-volume flow. Gagawin natin ang none. Ayan, naka-off. Naka-off. Pag na-off yan, pag pinindot natin yan, kailangan bumalik siya sa 4 mA dun sa normal niya. Kunin natin yung tester. Ayan, naka-20 yan. Kailangan babalik siya sa normal na 4 mA. Pag in-off natin yan. Ayan, naka-off na siya. Ayan, bumalik na siya sa normal. Ibig sabihin, okay na to. Kahit gamitin na nila to, wala nang problema. Ngayon, labas na tayo. Labas na tayo. Tingnan natin kung bumalik. Ayan. Okay na, ganun lang ang pag-simulate ng walang gamit na hard communicator. Yan, dapat bumalik na siya sa normal. Tanggalin na natin to. Tapos hook na laglag. Sige, hook na, mamaya na yun. Oops. Kailangan may balik natin ng maayos, kailangan hindi maluwag. Kasi pag maluwag yan, magkakaproblema sila, magkakaroon ng erratic reading. Tatalon yung reading niya. Kailangan titingnan natin. Okay na. Balik na. Okay na. Subscribe Naaman. KO Masters.